Hello guys, so welcome back again to my YouTube channel. And ang video natin is tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng visor or lens nito at saka yung spoiler nito. Dahil medyo maulan nga sa labas and ang issue ko dito sa silver na iridium lens is napakadilim niya talaga sa mga makulimlim na lugar, no? Makulimlim na panahon, talagang napakadilim niya. So papalitan natin ito ng clear lens niya na kasama ng freebies pagkabibili kayo na itong Zebra na 795. May kasama na itong clear na lens at saka clear na spoiler. So papalitan na natin yung visor niya, papalitan na rin natin yung spoiler niya para match naman siya sa tema niya. So bago tayo mag-umpisa, dagdag ko lang sa information dun sa una kong video is hindi ko napansin to na may kasama palang ganito. So yung nasabi ko nga nung una na ang issue ko dito is walang lock tong air vent niya sa taas. So may kasama pala siyang cover. So hindi ko nakita, dito ko lang sasabihin, may kasama pala siyang itong mga rubber type na cover niya. Pagka in case na umulan, malakas yung ulan, ayaw naman natin mapasukan ng tubig yung helmet natin. Ito, ngayon ko lang nalaman na may kasama pala. So maganda na tingnan nyo lagi lahat ng 3 na kasama. So yun, tatlong piraso yan dahil dito sa vents niya, 1, 2, 3. Isusuksok mo lang yan, yan lang siya, isusuksok mo lang siya. Ito, itong maliit na to dito sa gitna, yan. Kita nyo guys, ayun, no? Na-cover na siya. And then yung sa gilid, itong dalawang to, hanapin nyo lang yung kung saan siya sakto. Yung pala yung purpose na itong tatlong to, yan, no? O yan, nag-cover na siya. So pagka umulan, no worry na malalagyan na yung helmet natin ng loob, ng tubig sa loob. Pagka wala namang ulan, tanggalin nyo to para naman lamigan yung bumbunan nyo and hindi kayo magpawis. So ang ganda na itago nyo to para in case na yun nga lumakas yung ulan, pwede nyo siyang ilagay. So dito muna natin siya. And ang kasama dun pala is sticker. So hindi ko alam kung saan ko ilalagay ito. Dahil pagka inilagay ko naman siya dito sa may likod, parang ang pangit niya. So tabi ko lang to. And then may kasama na siyang Allen tool. So itong Allen na to is para dun sa may spoiler, dito sa screw. Dahil yung screw ng spoiler natin is Allen. And Allen type na. Tatlo yan eh. Ngayon ko lang nalaman na may mga kasama pala to. So unahin natin yung sa may spoiler niya. Tatlo lang naman to eh. One sa gitna, tsaka yung sa gilid magkabilaan. So unahin na natin itong spoiler niya. Tanggalin. Ayan, natanggalan natin yung spoiler niya. Ito yung gold na spoiler natin. And kunin na natin yung freebies natin na spoiler. So ito yung spoiler niya. Ito yung clear. Ibig sabihin, parang siya, transparent. So ayan, i-unplastic na natin. Ayan. Ito yung itsura niya. Saka ito yung gold. So kabit na natin to. Same procedure, itapat nyo and then screw nyo na lang. Pagka na-align na, unahin muna natin yung sa gilid. Huwag muna natin siyang higpitan, i-screw lang natin siya. And then yung sa gilid din. Yan, na hindi na natin muna siya hinigpitan. And then punta tayo sa may gitna. Yan, naka-align na yun sa gitna. Lalagyan nyo lang yung screw. Yan, once na na-align na natin, unahin na natin higpitan tong sa gitna. And pagka hinihigpitan, yung sakto lang kasi baka kasi malustrate, mahirap na. Baka sa susunod nyo na pagpalit ng spoiler hindi na siya magpitan. So sakto lang naman. Hindi naman to lumuluwag eh. Hindi naman to basta-basta naluluwagan ng sobrang mahangin. So maganda na saktong higpit lang para iwas lost thread. Lalo parang plastic pa naman to, madali itong ma-lost thread. Okay, tapos na yung spoiler natin. Yun. Ganda pala na itong clear kasi kitang-kita yung kulay niya sa likod eh. And nagpitan na natin tatlo and then isunod na natin itong visor niya. And ilagay muna natin sa plastic itong extra spoiler natin para in case na gusto nyo palitan, depende sa trip nyo, madali nyo siyang ibalik. And ilagay sa tamang lugar kasi baka mabasag ito or ano mangyari, maputol, mahirap na. Maganda yung itago natin siya.
balik natin siya sa plastic para di siya magasgasan. Yan, tapos na tayo sa spoiler. Sunod na natin itong ano niya, ends niya. Yan o, yung mga puti-puti na yan sa ulan niyan eh. Yan, makita ko muna sa inyo yung ano niya, freebies niya, clear. So iyan plastic din natin to. Yun lang. Okay, ito na yung ano natin, clear natin. May sticker pa siya. And ang nawala lang dito is yung pin lock. Wala siyang pin lock dito sa previous niya. Ayan. Compare dito sa may ano, sa silver iridium lens natin is may pin lock. Pwede na siguro yan para ano lang, maganda lang yung vision natin is palitan na natin itong clear. So, wag muna natin alisin itong sticker niya para pagka kinakabit natin, pagka, para hindi natin siya aksidenteng magasgasan. So, pag tatanggalin nyo yung visor nyo, is itaas nyo muna to. And then, may makikita kayo dito. Yan, yung locking mechanism niya. Magkabilaan yan. Yan, ayun o. Ang gagawin nyo guys is, ipipress nyo lang to pababa. So, i-focus ko lang. Dahil yung nagloloko na naman yung camera natin. Yan. Pindutin nyo lang siya pababa. Pwede nyo siyang pagsabayin na ano, yung gamit yung itong thumb. Pwede nyo siyang pagsabayin tulad nito. Ayan. Pakita ko lang yung sa kabila. Ayan. Yun. Once na narinig nyo na yung click. Yan. Diba? Napakadali lang guys, no? So, ingat lang sa pagtanggal ng visor. Baka kasi masira yung dito niya, yung sa locking ano niya. Baka mabasag, mahirap na, hindi nyo na ibabalik yan. So, natanggalan natin tong kabila, and then yung sa kabila din. Ganun din, same thing lang din. Pababa natin tong kulay red na to. Yan, baba natin siya, and then, medyo may katigasan talaga siya, and then, ayun. Ayun. Hindi naman siya totally, ano, buwababa, but makikita nyo, ito. Ayun, buwababa siya guys, ayun, gumagalaw siya. Ayun yung naglalock, so, patanggalan natin itong iridium lens natin. Okay, ito yung sa may pin lock niya, nawala dito. Ito yung difference niya, wala siyang pin lock. Yan, yun lang. Yun lang yung difference nila. Walang pin lock itong clear. So, ito, itago na natin ulit to. Ilagyan na natin sa plastic. Para lang ano, hindi magasgas sa pagtago. Yan. Ayun, may plastic na natin yung spoiler natin, tsaka yung lens natin. Pwede na natin siyang itago dun sa box natin. Yung sa box ng helmet. So, tabi na muna natin yan. Dito na tayo. So, dito, ganun lang din ang pagbalik. Pag kayo babalik nyo guys is, isuksok nyo muna tong sa may taas. Ito, ito. Isuksok nyo siya doon sa may, ata nakafocus ng camera ko. Yan, isuksok nyo siya dito. Yan, ilagay nyo muna siya dyan. Pwedeng ano, ang gagawin nyo, pwedeng tig-isa lang muna sa kaliwa muna o sa kanan. Yan. Once na naisuksok mo siya dyan, ayun o, susuksok ko muna siya. Dito sa may butas, dito sa may taas. Itong nasa taas. Yan. Suksok muna natin siya. And then, ang gagawin nyo is, ibababa nyo ulit tong kulay red. Medyo mahirap talaga magpalit ng visor din minsan. So, ingat lang sa pagkabit ng visor. Yan, and then pagka nailock na natin sa taas, hilahin din natin itong pula ulit. Yan. Yan. Okay? Nakita nyo? Nag-lock siya. Yan, lock na siya. And then, punta na tayo dito sa may kabila. Ganun lang din. Sa kabila, isiksik nyo ulit. Isiksik nyo siya itong nasa taas na to, itong nasa visor. Isiksik nyo siya dun sa may taas. May slot naman yan. Isiksik nyo muna siya. Yan. Isiksik na siya. And then, i-press pababa to. And then, habang pinapress nyo to pababa, itong kulay red na to, is i-day nyo yung visor ng dahan-dahan. At may kasamang pag-iingat. And, baba na natin. Yun. Yun. Okay. Yan, once na nilock na natin, i-testing, pwede na natin siyang i-testing. Taas-baba. And, pagka itataas-baba natin is, ingat lang. Meaning, pag hindi siya bumababa ng smooth, meaning, hindi siya
sakto or mali yung pagkabit nyo, hindi siya nag-lock. Minsan, mahirap siyang ibaba, ganun. Kunwari, nag-lock. Kunwari, mali yung pagkakakabit nyo, mahirap siyang ibaba. So, dito, sa case ko, medyo may katigasan siya. Siyempre, maganda yan para hindi pagka nagda-drag pa, hindi tumataas yung lens mo. Ganyan talaga, may lock talaga yung lens natin para di taas-baba. And, one thing na napansin ko is yung taasan ng helmet na itong clear is nandito sa gilid. Compare dito sa may iridium lens natin na nandito sa gitna. So, pagka tinatanggal, ito, sa gitna. Dito naman, itong clear naman natin is nasa gilid. Ito na yung kabuuan ng ano niya, itsura niya. Yan, napakaganda niya pala para clear. Tapos na natin siya. And, once na nailagay nyo, taas babaan nyo lang siya para makita nyo kung nag-lock talaga siya and maganda yung pagkakakabit. Okay? Tanggalin natin yung ano niya, yung sticker niya. And make sure na hindi magagasgasan. Sungkitin nyo lang sa dulo ng sticker. Ayan. Ito yung ano, satisfying na ano. Yun, ano. Ayan. Tanggalin natin tong ano niya. Yun. Yung itsura niya, guys. Ayan. Palitan na natin siya ng clear. Yan, mapapansin nyo, wala siyang pin lock. Wala siya yung, ano, naka-usli dito na parang plastic. Eh, di ba, bumagay siya, guys. Maganda na isinabay ko yung spoiler na clear para bumagay lang naman siya. Tapos na tayo. So, yun lamang po, no? So, naway nasundan nyo po kung paano maglagay ng, ano, magpalit ng spoiler and then yung lens. So, yung process naman ng pagpalit ng lens, usually, pare-pares lang naman sa ibang helmet yan eh. May mga locking na binababa. Parang ganun lang din sa mga ibang helmet yung gantong lock. Ng ano. Napakadali lang. Kailangan nyo lang ng pasensya tapos pag-iingat sa paglagay ng lens dahil mahirap na pagka nasira yung lock niya tsaka eventually mabasag, mag-crack. Mahirap na. Ito yung kabuang design niya. Lumiwanag. Luminis. So, yun lamang po, no? So, maraming salamat po sa panunood and naway nasundan nyo po, no? So, pag hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating channel, site. So, kapag nagustuhan nyo naman po itong video natin, so, please like po and mag-comment po kayo. Free to comment po. So, naka-open naman po yung comment natin. Mag-comment naman po kayo. So, yun lamang po sa video na ito. Maraming salamat po sa patuloy na pag-suporta and kita-kits po sa next video. Bye! Peace!